Okay, good morning sa inyo lahat. Okay, so ngayon, NDO2 naman po ang pag-uusapan po natin. Okay, importante po ba sa isang tao ang image? Okay, importante po ba? Yes, napakalaking bagay ang image po sa isang tao. Kung image pa lang, bagsak ka na, paano pa pakikinggan ang negosyo mo? Okay? Kasi tignan nyo ha, malaki po epekto ng image sa tao kasi yan ang unang tinitignan sa'yo ng mga taong lalapitan mo. Okay? Sample. Alam nyo ba itong isang monk? Alam nyo itong monk? Alam nyo yung monk? Ano po itsura ng monk? Kalbo. Anong kulay ang damit? Orange. Saan bansa madalas nakikita mga monk? China, Thailand. Okay, mga monk. Any maliit na monk? Monkey. Okay. Okay, hindi. Okay. Sabihin natin itong monk na to, sawa na siya sa pagka-monk niya. Gusto naman po niyang maging isang pulis. Pwede po ba yung suit niya nung monk siya, yung pa rin is ang isusuot niya pag pulis na siya? Yan, nakikita mo sa highway, nagtatraffic na ganyan. Nakakulay orange, kalbo. Di ba? Hindi pwede. Kailangan magpalit siya ng image ng isang pulis. O, baliktad din natin. Itong pulis, sawa na sa pagka-pulis, gusto naman niya maging monk. Pwede po ba na yung suot niya pag monk na siya, yung pa rin ang suot pag nung pulis siya? Di ba? Nasa temple, nagdadasal sila na may baril siya? Hindi pwede. Dapat magpalit din siya ng image ng isang monk. Katulad niyo rin po, from ordinaryong empleyado, ordinaryong housewife, bigla kayong magiging isang negosyante. Take note ha, negosyante. Kasi tandaan mo kapatid, ang pinasok mo negosyo. Kaya ang tawag sa'yo, negosyante. Di ba pag nag-enroll ka sa school, ano tawag sa'yo? Estudyante. Pag tumakas ka ng kulungan na wala kang paalam, pugante. Pag tambay, walang trabaho, nandyan lang sa bahay, ano tawag sa'yo? Bakante. So, marami bang bakante rito? Okay, kung bakante ka, mas magagawa mo to. So, negosyo pinasok mo, dapat maging mukha kang negosyante. Okay? Tingnan nyo kung gano'ng kalaki impact ng image sa. Ma'am, question lang ma'am. Ano pangalan mo ma'am? Lena. Tiga saan po kayo? Bulingan. Bulingan. Silang Cavite. Okay. Ma'am, sabihin natin halimbawa, gagabihin ka ngayong araw na to. Mga 11 o'clock, 11:30. Ganyan. Okay. Palapit ka na sa bahay nyo. Ma'am, may nakita ka nakatayo sa harap ng bahay nyo. Ito itsura ha. Mahaba ang buhok, gabing-gabi na naka-Ray-Ban, tapos naka-leather jacket, naninigarilyo. Ano mararamdaman mo, ma'am? Takot. Tingnan nyo ha. Wala pang ginagawa sa kanya yung tao, pero sa image na pinakita ng taong yon, ang naramdaman ni ma'am takot. Ganong kalakas ang impact ng image. Okay? Malay nyo ma'am, bulag yon kaya naka-Ray-Ban. Giniginaw kaya naka-jacket. Kaya na nigarilyo na inip, iniwan ng kasama, babalikan daw, na inip na nigarilyo muna. Pwede? Pwede. Pero sa image na pinakita niya, ang naramdaman ni ma'am takot. Ma'am, sabihin natin, hindi ganun ang nakita mo. Ang nakita mo sa harap ng bahay niyo, isang pulis. Ano mararamdaman mo? Hindi, ano totoo? Ano mararamdaman mo? Pero ibang takot ang naramdaman. Hindi katulad ng takot na naramdaman mo kanina. Ngayon, ang takot na naramdaman mo, baka kung ano nangyari sa bahay. Di ba? So, ganun, mas safe ang pakiramdam mo. Kasi nandiyan ang mga pulis para to serve and protect. Okay? So, ganun ang kalakas ang epekto ng image. At ang image po pala, yan po'y nahahati sa dalawa. Ang image po pala, nahahati sa dalawa. Isang inner at isang outer image. Okay? Ang inner image, yun yung nasa loob mo na lumalabas sa'yo at nakikita po ng mga tao. Okay? Sa inner image, unang-una, kailangan po laging tayo excited. Okay?
excited tayo. Kasi yung pagiging excited mo, yung excitement level mo, pag mataas, nahahawa yung mga taong kausap mo. Subukan nyo mag-imbita kayo nang hindi kayo excited. Tawagin nyo prospect nyo. Hello, Mare. Sama ka sa Vita Plus. Ang saya-saya namin doon. Power nga kami. Grabe. Tingin nyo makipagkita yung kumari nyo? Tingin nyo makipagkita? Makipagkita po yun. Akala na mamatay ka na. Pero pag nag-invite ka na, excited ka, hello Mare, magkita tayo, dating usapan, same time, same place, bye. Tingin mo, ano isipin ang kumari mo? Ano kaya nangyari sa taong yun? Baka tumama sa loto yun, ay babalatuhan ako. Kung usapan nyo bukas, alas dos pa lang ng tanghali, nasa usapan nyo na yan. Bakit? Hindi mo siya pinatulog. Ito iniwan mo sa isipan niya. Ano kaya nangyari sa taong yun? Nagigets nyo? So dapat lagi excited. At kapag yung tinawagan mo sa telepono, nagtatanong pa, huwag mo nang sagutin. Kasi pag sinagot nyo mga tanong niya, yung unang tanong, masusundan pa na maraming tanong. At hindi mo nalalaman, unti-unti, hindi mo napupuna, unti-unti, nagpapaliwanag ka na sa kanya. Kaya bakit pa makipagkita, pinaliwanag mo na. Kaya pag tinawagan nyo, at nagtatanong pa, ganito gawin nyo. Hello Mare, magkita tayo. Dating usapan, same time, same place. Tapos sabi niya, eh bakit ako makipagkita? Hello Mare, hindi na kita marinig. Chappy na, bye. Baba mo na telepono. Okay? Yung iba kasi sinasagot pa yung tanong. Hello Mare, magkita tayo. Sabi ni Mare, bakit ako makipagkita? Eh sige, basta magkita tayo. Ah hindi, paliwanag mo, bakit tayo magkikita? O sige Mare, papaliwanag ko. Mare, kumuha ka ng papel. O, kumuha si Mare ng papel. O, may papel na. Ano gagawin ko dyan sa papel? Lagyan mo ng bilog sa gitna. Bilog sa gitna. Okay, di ba dapat ganyan, bilog? O, ano pa gagawin ko sa bilog? Hatiin mo, Mare. Hatiin ng bilog. Hatiin, dapat ganun. Tapos, lagyan mo ng bilog magkabilang dulo. Bilog magkabilang dulo. Di ba dapat ganyan? Ayan, ginawa ni Mare. Bilog magkabilang dulo. Sabi niya, Mare, dito ba tayo makikita? Basketball court ba to? Tandaan nyo, iba ang invitation sa presentation. Pag sinabing invite, invite lang, huwag kang magpe-present. Kasi hindi niya maintindihan lahat. Malino po? Okay? So dapat lagi excited pag ginagawa negosyo natin. Pangalawa, dapat din, positive lang tayo. Positive. Okay? Kasi mga ibang dealer na nga, nagne-negative pa. Sasabihin pa niyan, paano kung walang sumali? Sagutin mo siya. Sabihin mo sa kanya, paano kung marami namang sasali, hindi ka pa kasali? Kaya dapat laging positive lang ang iniisip natin. Huwag kayo mag-isip ng negative. Okay? Ako naniniwala po ako sa law of attraction. Kaya positive, kaya negative ang iniisip mo, yun ang ina-attract mo, kapatid. Kahit masakit na nangyari, tignan mo pa rin yung positive behind kung bakit nangyari yung bagay na yan. Hindi mangyayari yan kung walang dahilan. Di po ba? Parang ganito yan. May isang kaharian. Sa kaharian na to, ang kanilang hari, mahilig maglaro ng espada. Kung etong espada niya, eto handle, eto talim, ginagawa niya sa espada, binabaligtad niya. Tapos tsaka niya tinitimbang sa daliri niya. Yun ang libangan ng hari, mag-araw-araw yun. Isang araw, habang naglilibang yung hari, naglalaro na espada, biglang dumating yung isa sa mga sundalo niya. At sabi sa kanya, mahal na hari! Eh nagulat yung hari. Nabitawan niya yung espada. Tumama sa hinlalaki niya. Putol ang hinlalaki ng hari. Sa sobrang galit ng hari, pinakulong niya yung sundalo na yun. At sabi niya, huwag niyong palalayain niyan kahit anong mangyari. Nung mahimasmasa na yung hari, kasi nagamot na yung kanyang hinlalaki, sabi nung hari sa kanyang kapitan, bakit ba ako sinigawan nung tauha mo na yun? Sabi ng sundalo, mahal nari, natanaw na po ng ating mga sundalo na papalapit na po rito sa ating kaharian ang grupo ng mga cannibals. Ah, ganun ba? Yun lang ba sasabihin niya? Walang problema. Ipadala unang batalyon. Umalis ang unang batalyon. Ubos ang unang batalyon.
Pangalawang batalyon, padala, ubos pa rin. Pangatlo, pang-apat, pang-lima, ubos lahat ang mga sundalo. Hanggang sa makalapit na sa kaharian at nakapasok ang mga cannibals na to. At lahat ng bantay ng hari, kinain ng mga cannibals na yon. At nung kakainin na yung hari, yung pinaka-leader ng cannibals, siyempre doon sa hari, nung kakainin na yung hari, ito palang mga cannibals na to'y may pamahiin din. Napatingin sa hinlalaki ng hari. Eh nakita ang putol ang hinlalaki ng hari. Sabi ng leader ng cannibals, mga bata, atras tayo. Masamang pamahiin yan. Bad omen yan. So umalis ngayon yung mga cannibals. Sa sobrang tuwa ng hari, tinakbo niya yung kulungan. At pinasalamatan niya ng pinasalamatan yung sundalo. Sabi niya, kung hindi mo ako ginulat at hindi na putol ang hinlalaki ko, malamang nilapa na ako ng mga cannibals na yon. Sabi ng sundalo, ako rin po, nagpapasalamat ako sa inyo. Bakit naman? Kasi kung hindi niyo po ako pinakulong, malamang isa ako sa pinadala niyo ron. So ano punto kapatid? Kahit masakit na nangyari, tignan mo pa rin yung mga positive behind kung bakit nangyari yan. Malinaw? Okay, so ano pa? Pangatlo, dapat din po, develop nyo. Develop good habits. Okay? Ang chismis, good or bad habits? Bad yan. Pero pwede natin gawing good. Okay? Yung salitang chismis, bad yon. So gagawin natin good. Palitan natin ang chismis. Gawin natin chika. Diba? Simula ngayong araw na to, ang ichichika mo, Vita Plus na lang. Hindi na buhay ng may buhay. Kasi ang mangyayari sa'yo, chika, chika, chika. Sa susunod na araw, Friday, cheke, cheke, cheke. Kaya yung bad, naging good. Pwede rin po yan. Okay? Develop niyan. Good habits yan. Vita Plus na, ikwekwento mo ngayon, hindi buhay ng may buhay, ay ikwekwento mo. Okay? Ano pa good habits? Pagpunta na opisina, pagte-training, pag-attend ng mga seminar, paulit-ulit para maintindihan natin at matutunan natin kung paano gawin ang negosyo natin. Okay? Ano pa good habits? Pakikipag-usap sa upline. Okay? Kasi mga ibang dealer, pag tinetext ng upline, ang mga sinasagot, ganito. Sabi ng upline, may training tayo. Sasagot yan. Upline, umuulan. Sabi ng upline, okay, next time. Text ulit si upline. May training ulit tayo. Upline, mainit. Anong klima ba gusto mo? Kapatid, dalawa lang ang klima sa Pilipinas, tandaan mo. Isang tag-ulan at isang tag-hirap. Klima na rin yun, yung tag-hirap po. Okay? So nakuha nyo? Okay, so isang good habit siya, yung pakipag-usap sa upline. Pag sinabi may training, ang laging sagot, yes, upline. Darating ako dyan. Ano sagot? Yes, upline. Yan. Drop everything. Iwanan mo muna yung ginagawa mo. Matagal mo nang ginagawa yan, wala kang resulta dyan, ito muna ang Vita Plus ang gawin mo. Tandaan mo, kung ano ginagawa mo araw-araw, umasa ka na yung pa rin ang resulta mo araw-araw. Pero gumawa ka ng kakaiba sa ginagawa mo araw-araw at magiging kakaiba rin ang mga resulta mo. Malinaw? So, develop nyo good habits. Ano pa good habits? Yung mag-practice mag one-on-one. Okay? Ako, nung bago lang ako, pag wala akong ginagawa sa bahay, uupo lang ako sa isang tabi na walang iistorbo sa akin. May hawak akong band paper, nagma-marketing plan ako. Okay, ini-imagine ko na may kausap ako. Sasabihin ko, para maging dealer po kayo, bibili po kayo ng power pack, ito pa matatanggap nyo, ito pa mga negosyo, ganun ang ginagawa ko. Kasi pag hindi po kayo nagpa-practice mag one-on-one, nagkataon, nagpunta kang probinsya. Bigla kami nakausap na mayaman doon sa probinsya na yon. At sabi ng mayaman, naririnig ko na yung Vita Plus na yan eh. Kaya lang, hindi ko pa alam. Gusto ko sanang maintindihan kung paano yung Vita Plus na yan. Kasi kahit ngayon, kaya kong mag-register 10 bag. Binasabi ng tao, alam mo, pag hindi ka nagte-training, ganito itsura mo. Pag ito, sumali. Nagkakandalaglag ang gamit mo, nanginginig ka. Kasi nasa isip mo, 10 power pack eh. Di 10-1-5. Pero kung praktisado ka, sir, ganito lang po yan. Ito po bibilin nyo, ito matatanggap nyo, ganito po para kayo kumita, maayos na maayos sa maipapaliwanag mo negosyo mo.
Okay? Kung medyo naiilang kayong mag-practice na wala kayong kaharap, ang gawin nyo ganito, kumuha kayong salamin. Salamin na malaki. Ilagay mo sa harapan mo. Di ba pag may salamin ka, para may kaharap ka na. Tsaka nga mag-practice mag one-on-one. Pag napansin mo yung sarili mo sa salamin na tumatango-tango, ang galing mo. Pati sarili mo, nakumbinsi mo. Eh magulat ka kapag nagsalita pa yung salamin. Sabi na sa salamin, power, grabe. Tumakbo ka na. May hindi magandang nangyayari sa bahay nyo. Okay? So good habits yan. Mag-practice ka mag one-on-one. Okay? Ano pa? Number 4. Always start the conversation. Conversation. Ang kinakausap natin, tao. Hindi hama, hindi halaman, hindi hayop. Kaya kakausapin mo tao. Okay? Kahit may makatabi ka, saan man lugar, kahit maghapon kayo magkatabi, hindi kanya kakausapin kasi hindi siya tiga Baita Plus. Ikaw na tiga Baita Plus, dapat laging sayo nagsisimula ang conversation. Okay? Alam ko, isa lang ang problema nyo. Paano sisimulan ang conversation? Gagamitin nyo ang mga sitwasyon. Kung kayo nagko-commute, okay? Ang mga sitwasyon kapag kayo nagko-commute, matraffic, mabagal ang driver, mabilis ang driver, mainit ang aircon, malamig ang aircon. Yun ang mga sitwasyon. Halimbawa, nagko-commute ka. Di ba may mga band yan bumabiyahe? Magandang upo sa parting dulo. Kasi pag nasa dulo ka, may mga sitwasyon na nangyayari na natitira na lang kayong dalawa sa upuan nyo. Okay? Dalawa na lang kayong magkatabi. Eh, nagkataon, traffic. Start the conversation. Gamitin mo yung sitwasyon ng traffic. Paano gagamitin? Diba, dalawa na lang kayo. Eh, nakita mo, traffic. Traffic, no? Tingin mo, nasasabihin niya. Oo nga, traffic. O, di nasimulan mo. Conversation. Tanungin mo siya, o saan ka ba papunta? Ako nga pala si Manny. Ikaw, ano pangalan mo? Ano cellphone number mo? Hanggang sa maging textmate kayo, hanggang sa ma-invite mo sa seminar, hanggang sa naging downline mo. Nasimulan mo conversation. O kaya, kung kayo naman nasa mall o nasa labas, may relos ka, tanggalin mo relos mo, bulsa mo muna, may nakatabi kang may relos, lumapit ka. Pwede pa magtanong na oras? Hindi naman hihindi yan eh. Sabi niya, pwede, anong oras na po? Alas dos na, thank you po, may hinihintay po kayo. Ako rin may hinihintay, nakakainis maghintay, ano? O di na simulan mo conversation. Okay, hanggang sa makuha mo cellphone number, hanggang sa text-textmate kayo, hanggang sa naging downline mo. Okay, kaya lang pag ganun, huwag niyong bibiglain. Halimbawa, anong oras na po? Alas dos na, may hinihintay kayo? Kung wala kayo hinihintay, sama ka sa Baita Plus. Labas ka 7,000, kita tayo 1515. Alam mo sasabihin sa inyong tao? Ha? Oras pa lang ang tinatanong mo, pinaglalabas mo na ng 7,000 yung tao. Kapatid, kahit naman manok, kahit palay ang ibigay mo sa manok, basta binato mo, ang manok tatakbo. Yes, subukan mo, may manok. Kumuha ka sa dakot na palay, ibato mo sa manok, ang manok tatalon, tatakbo yan. Balikan mo yung manok, iiwasan ka ng manok. Tatandaan ka ng manok. Kahit isang sakong palay pa dala mo para sa kanya, mas lalo ka iiwasan ng manok. Nasa isip niya, sandakot, binato mo, mamaya ibato mo yung sandako. Okay? Pero ang manok, unti-untiin mo lang yan. Pag ganyan-ganyan lang ang palay, sunod na sunod sa'yo yung manok. Ubus na palay mo, ayaw pang umalis ng manok sa tabi mo. Kasi naghihintay pa ng palay. Ganon din sa mga prospect natin. Huwag niyong bibiglain, uunti-untiin niyo lang. Malinaw? Okay? Kaya nga, naalala ko yung kwento ng isang babae. May isang babaeng dealer sa Vita Plus. Kaatin lang yan ang training na ganito. So ginawa niya, nung matutunan niya itong training na ganito, nagpunta siya ng Mega Mall. Di ba sa restroom ng babae, sa mga SM, di ba ang lalaki ng mga salamin? Di ba halos ganitong kalaki po? Mga salamin? Eh nagkataon daw, sa loob ng CR, dalawa lang silang nandun. Isang babae na nagre-retouch ng makeup niya. At siya, na tiga Baita Plus. Magkabilang dulo sila. Nasa isip niya itong mga training na to. Sabi niya, habang nakaharap sa salamin, sabi niya, ano kaya, paano kaya umpisaan, start the conversation? Paano kaya gagawin? Ah, alam ko na. Sabi ng speaker, gamitin ko sitwasyon. Di nakaharap sila sa salamin.
Sabi ng babaeng tigabayta plus. Pagupit kaya ako. Ano sabi ng babae nag-retouch sa makeup? Sige, pagupit ka. Hanggang sa nakakwentuhan sila, hanggang sa nakuha niya cellphone number, hanggang sa text-textmate sila, hanggang na-invite niya sa opisina natin, at hanggang sa naging downline niya. Eh habang nagkwekwento yung babae, may lalaking tigabayta plus. Sabi niya, ba, pwede pala sa Mega Mall mag-invite? Ginawa ng lalaking dealer, tumakbo rin ang Mega Mall. Nagpunta sa CR ng lalaki. Eh sa CR ng lalaki, ganito yung urinal. Opo, ano yung apat yan eh, apat. Okay? Sabi ng lalaking dealer, dito ako pwepwesto. Para kahit saan pumwesto yung papasok, malapit-lapit lang ako. Tapos nasa isip niya itong mga training. Sabi niya, sabi ng speaker, dapat excited, excited, excited. Dapat positive daw, positive, positive, sabi ng speaker. Eh may pumasok na lalaki. Dito pumwesto yung lalaki. Sabi niya, et na. Nginitian niya. Eh, ngumiti rin sa kanya. Sabi niya, ay, effective. Sabi niya, effective. Sabi niya, pag ako ngumiti ulit at ngumiti rin ito, aalukin ko na talaga ng negosyo ito. Eh, minsan tayo mga lalaki, hindi naalis sa atin yung ganito, na pag tumingin tayo, minsan napabababa, tingin natin. Eh. Kasi, nitignan natin, baka mamaya may hawak na kutsilyo yun, at least ready kang sumalag. Eh, pag nakita mong parehas ng hawak nyo, okay lang. Baka lamang ka pa nga, ano. Okay. Eh, nginitian niya ulit. Ngumiti sa kanya ulit. Sabi niya, gusto mo ng sideline? Yun ang huling nasabi niya. Kasi nagulpi siya sa loob ng CR. Kapatid, parehas ang haawak niyo para sa alokin mo ng sideline. Hintay mo muna ang lumabas ng CR. Saan mo yalok ang negosyo? Baka naman sa loob ng CR, nagpa-flyers ka palo sa loob ng cubicle. Hoy, gusto mo ng sideline? Eto ba o. Bibigay ka ng flyers na mamaya, magamit pa yung flyers mo, naubusan ng tissue yun. Naitapo ng flyers mo. Mamaya, pumunta yung mga downline mo sa Mega Mall, nakita yung flyers mo, bagali pala dito si upline. Kaya huwag intayin niyo lumabas ng CR bago kayo mam-prospect. Malinaw? Okay? So, always start the conversation. Dapat, sa'yo magsisimula ang conversation. Okay? Kasi yung mga ibang tao rito, dalawang klase ng tao gagawa ng negosyong ito. Yung isang tao, ang turing niya sa negosyong ito, hobby, libangan lang. Kaya nakukuha niya, hobby check. Yung ibang tao naman, ang tingin sa negosyong to, business. Kaya ang nakukuha niyang check eh, business check. Yung mga hobby ang tingin dito, sila yung mga tao na inaalok lang ang negosyo kapag may nakabanggaan siya, nakakilala niya sa palengke. O kaya may nakatabi, nakakilala niya sa bangko. Pero pag wala siya nakatabing kakilala, wala siya nakabanggaan kakilala, hindi niya iaalok ang negosyo. Okay? Eh yung ibang tao na ang tingin dito, business, sila yung mga tao umaga pa lang umaalis na ng bahay at hinahanap nila yung mga prospect nila. Malino po? Okay, so ituring nyo na business ang tingin sa negosyong to. Okay? Always start the conversation. Panlima, use eye contact. Napakapangit po na hindi kayo tumitingin sa mata ng kausap nyo. Okay? Sample lang ko kayo ha. Meron po tayong dalawang klase ng image. Isang inner at isang outer. Sa inner image, dapat excited ka daw. At ikaw pag excited, dapat positive ka rin. At pag ikaw positive, always start the conversation. Naintindihan niyo ba ako? Di ba para ako sira ulo rito? Dapat tumitingin kayo sa mata ng mga kausap niyo kapag pinapaliwanag niyo ang negosyo. Bakit po? Para makita sinceridad mo na gusto mo siya talagang tulungan. Okay? Ang pangit po na hindi kayo tumitingin sa mata. Para bang binobola mo lang yung kausap mo. Malinaw. Tsaka yung pagtingin sa mata, medyo nakaka-hypnotize daw yan eh. Kahit nag-50-50 isip niya kung sasali siya, basta tinitigan mo sa mata yan, ma'am, dito pagtulungan po natin. Sasali yan. Ano ba't sasali yan? Nakita mo yung kamay ko? Ma'am, dito pagtulungan natin. Okay? So, use eye contact. Kasi yan ang ating inner image. Sa outer image naman natin, okay, outer image, ito yung yan yung nasa labas mo, nakikita ng mga tao. Sa outer image, ito po, what you wear. Yung ating kasuotan, napaka-importante po yan.
Okay? Kasi humaharap ka sa tao. Sabi ka na sabi sa kaibigan mo, pare, dito kikita tayo, 15,000 a day, 75,000 a week, at 300,000 a month. Tapos butas ang t-shirt mo rito. Paano maniniwala kaibigan mo na malaki kitaan dito? Dapat po, importante rin po yan, na humaharap kayo sa tao. Kaya kung ikaw, hindi ka mahilig magdikwelyo, ngayon magdidikwelyo ka na. Kasi negosyante ka na. Kung dati once a week ka lang maligo, ngayon gawin mo ng twice. Okay? Kung dati once a month ka mag-toothbrush, ngayon dalas-dalasan mo na. Kasi may kausap ka ng mga tao. Ang hirap na may kausap ka na hindi ka nag-toothbrush. Di ba magkausap kayo, eto yung table, eto yung kausap mo, eto ka, hindi ka nag-toothbrush. Lahat ng hininga mo pupunta sa table, tumatalbog papunta sa kanya. Tumatalbog papunta sa kanya. Hindi siya makapag-desisyon. Hilong-hilo na siya. Hindi niya matanong sa'yo, hindi ba kaya ng Vita Plus yan? At yung mga kuko, importante po yan, proper hygiene. Turo ka ng turo. Pare, eto malunggay, eto saluyot, eto dahon ng sili, eto talbos ng kamote. Gusto niya itanong, diyan ba tinatanim ang malunggay, saluyot, dahon ng sili? Importante kapatid yan. Negosyante ka na. Hindi naman kailangan maging mamahali na suot nyo. Basta maayos, presentable, malinis, okay na po yan. Okay? At hindi rin kailangan napakarami ng damit. Kahit konti lang ang damit mo, pagbalibalig tarin mo lang ang terno. Tingin ang dami na ng damit mo. Di ba? Halimbawa ito, ayan, pantalon, t-shirt, o di sa makalawa, t-shirt naman dito. Iba-ibahin mo. At dapat, kakausapin yung mga tao, eh meron silang outing. Eh, nagbarong ka kasi seminar. Imagine mo, nasa beach kayo, ikaw nakabarong, init na init ka na ron. So dapat paparehas ka rin ang suot. Kung mag-outing yung kakausapin nyo, eh di formang outing ka rin. Para lumapat ang loob nila sa'yo, parehas lang kayo. Malino po? Kung ang kausap mo sa mga opisina, okay, di doon ka magbarong. Kasi mga professional, mga kausap mo, mga nag-uopisina, kausap nyo. Gets? Okay. Ano pa? Pangalawa, yung image po ng ating produkto, products natin, protektahan nyo. Okay? Huwag kayong masyadong i-exaggerate, baka masyadong exaggerated kayo pag sa produkto. Oo, pare, kahit patay, mabubuhay pa yan. Hindi totoo yun. Tandaan nyo, pag nagpaliwanag kayo sa product natin, yun totoo lang. Yung tama lang, yung alam lang ng mga tao. Kung may idadagdag ka impormasyon, i-research mo mabuti yon na talagang yon impormasyon na yon ay tama. Malino po? Okay? So yung produkto natin, ha? Huwag kayong mag-underprice, huwag kayong mag-overprice. Kasi meron tayong one price policy. Baka kayo matanggal bilang dealer ng First Vita Plus pag may nagreklamo po sa inyo. Malinaw? Okay. Pangatlo, yung image po ng kumpanya natin, company natin, protektahan nyo. Na pag kayo nag-seminar sa mga labas, sa iba't ibang lugar, di ba minsan nag-seminar tayo sa mga Chowking, McDo, ganyan, kung ano dinatnan nyo sa lugar na yon, iwanan nyo pong malinis at maayos yung lugar na yon. Para kung may susunod na ibang tao, wala silang maimpit na sa atin. Kasi minsan kung iniwanan nyo magulo, makalat, biglang may sumunod, ano sasabihin ng sumunod? Bakit ba ang kalat dito? Bakit ba ang gulo rito? Ano sasabihin? Kasi nag-seminar tiga Vita Plus. Sino nasira? Ikaw ba? Hindi. Ang kumpanya mo ang nasisira. Tandaan nyo kapatid, kung ano ikababagsak ng kumpanya mo, yan din ang ikababagsak mo. Kaya wag natin patayin ang gansa na nangingitlog ng ginto. Protektahan natin ang ating kumpanya. Malino po? Okay? Ano pa? Yung image din po ng ating pamilya, ng family natin. Okay? Protektahan yung image ng ating pamilya. Hindi yung nagma-marketing plan ka. Sabi mo, 15,000 a day, 75,000 a week, 300,000 a month, tapos nakikita anak mo, naglalaro, walang salawal. Misis mo, hinihintay ka, walang pambiling bigas, papadedi pa. Dapat po kapatid, kahit konti na palang kinikita natin, magtatabi kayo para sa pamilya nyo. Para makita rin ng mga tao na may nababago sa pamilya mo at maniwala sila na maganda negosyo ang pinapasok mo. Gets nyo? So, ito ang ating inner at ang ating outer image. Okay? Alam nyo, so handang-handa na kayo ngayon, inayos na natin ang sarili mo, handang-handa ka na
sa part 2 ng ating NDO2. At ito ay ang how to invite. How to invite. Okay. May prospect na kayo. Okay, teka muna. Matanong lang. Especially mga bago. Meron po ba kayong prospect list? Nasaan? Nasa bahay. Sino nag-i-invite bahay nyo? Ang prospect list, lagi mong dala yan. Prospect as you go. Okay? Yan ang listahan, yan ang inventaryo mo. Kayo ba yung nakapasok na ng isang restaurant na lahat ng orderin mo wala? Ano sasabihin mo sa restaurant na yan? Magsara ka na. Kasi wala kang listahan. Wala kang inventaryo ng mga paninda mo. Ganun din. Pag wala kang prospect list, ano dapat sabihin sa'yo? Magsara ka na. Kasi wala kang listahan. Alam nyo, yan ang mapa. Yan ang magtuturo sa'yo kung ano, sino pupuntahan mo. Sample. May handaan sa bahay nyo. Wala kang listahan ng pamimilihin mo. Punta ka supermarket. Ano ginagawa mo supermarket? Ikot na ikot. Hindi mo alam kung ano una mong dadamputin. Tapos nauubos na oras mo. Kung ano importante, pag uwi sa bahay, nakalimutan. Pero kung may listahan ka, mabilis ang oras, kumpleto pamimilihin mo. Ganun din pag wala kang prospect list. Nasa bahay ka, ano ginagawa mo sa bahay? Ikot ka ng ikot. Sino pupuntahan ko ngayon? Sino pupuntahan ko ngayon? E biglang nag-Chris Aquino na. Nood ka ng kay Chris. Biglang diretso ka ng showtime. Tapos nag-yipi-yihi. Tapos diretso ka na hanggang 100 days sa gabi. Hindi ka na nakaalis ng bahay. Tapos kinabukasan, ano gagawin mo? Sino inviting ko ngayon? Sino invite ko ngayon? Tapos naghahanap ka ng cheque pag Friday. May in-invite ka ba? Tandaan niya, dapat may prospect list kayo. At ang prospect list nyo, dapat hindi magkakahalo ang prospect mo dyan. Dapat ikakategorize mo prospect mo. Kasi magkakaiba na ugali po yan eh. Okay? Gito gawin nyo. Pag-uwi sa bahay, kumuha ng papel. Hatiin nyo sa tatlong kolom yan. Sa unang kolom, ilista mo dyan lahat ng kakilala mong K. Ano ibig sabihin ng K? Positive. Madaling kausap, maniniwala, open mind, business minded. Lista mo lang yan dyan. May karapatan. Ibig sabihin ng K. Sa gitnang kolom, ilista mo mga kakilala mong A. Anong A? Alanganin. Walang pera, negative, nag-iisip pa, lista mo lang dyan. Sa dulong kolom, ilista mo mga kakilala mong WK. Sino yung mga WK? Mga walang kakwenta-kwenta, wala nang pera, negative pa, nag-iisip pa, kung ano pa sinasabi, lista mo lang dyan. Kailan huwag itong papakita sa kumari mo, ha? Basta mo, Mari, ikaw nga walang kakwenta-kwenta, ikaw na number one. Ikaw nga number one sa mga walang kwenta. Huwag mo ipapakita sa kumari mo to. Okay? Kasi tignan nyo, ha? Pag hindi mo yung kinategorize, halo-halo lang sila. Hindi mo alam kung sino K, sino A, sino WK. Unang pinuntahan nyo, okay, kasi tignan nyo, ha? Pag yan na-categorize mo, ganito, inuna mo mga may K. Positive, madaling kausap, maniniwala, may pera, open mind, business minded, sasali ka agad. Tanong, magkakacheke ka, hindi? Magkakacheke. So meron ka ngayong pruweba na ipapakita sa alanganin. Kasi mga alanganin, naghihintay lang ng resulta mo. Pag nakita ng mga alanganin na totoong may cheke ka, magsasalihan na rin po sila. At kapag sumali po alanganin, ang cheke nyo ba, liliit o lalaki? Lalaki, mas magandang pruweba ang maipapakita mo sa walang kwenta. Kasi mga walang kwenta, ingitera yan eh. Pag nakita, laki-laki ng cheque mo, salihan na rin po lahat yan. Kasi nga, pag hindi nyo kinategorize at hindi mo alam kung sino ang mga A dyan, unang-unan yung pinuntahan, yung tita mo na negative, hindi sumali kasi nga walang kwenta. Pangalawa, pinuntahan mo yung best friend mo na negative, hindi rin sumali kasi nga walang kwenta. Pangatlo, pinuntahan mo yung classmate mo na negative, hindi rin sumali kasi nga walang kwenta. Pang-apat, ikaw na walang kwenta. Sasabihin mo, ang hirap pala niyan. Hindi mahirap, mali lang po ang ginawa nyo.
Gets nyo? Sino mga prospect? Ito, tandaan mo. Lahat ng prangkos mo. Sino mga prangkos? Family. Friends. Mga dati mong kaprat. Prating gutom, prating tulala, prating walang pera. Invite mo yung mga yan. O mga lima lang. Relatives. Mother side, father side. Hindi ka naman singaw. O mga lima rin. Association. Ang dami nating alam na asosasyon. Asosasyon ng mga kababaihan sa simbahan. Asosasyon ng mga chismosa sa lugar nyo. Imbitahin mo presidente. Pag nakuha mo presidente niyan, kasama buong asosasyon. Pag hindi mo kilala ang presidente, humanap ka ng panungkit. Di ba may mangga mataas? Para makuha mo ang mangga, ano ginagawa mo sa mangga? Sinusungkit mo. Di ba? Ito si presidente. Hindi ko siya kilala. Eh meron akong best friend na kaibigan ni presidente. Kukunin ko muna si best friend. Pag nakuha ko si best friend, sigurado na ako na makukuha ko si presidente. Sino gagamitin kong panungkit? Si best friend. Hindi mo kilala yung kapitan? Humanap ng panungkit. Hindi mo kilala yung mayor? Humanap ng panungkit. Okay? O, mga lima rin. Neighbors, ang dami nating kapitbahay. Yung mga walang ginagawa sa inyo, dalin mo lang sa mga seminar, patinin mo yung mga yan. Okay? O, mga lima rin. Churchmates, mga kasamahan mo sa community, mga dati mong classmates, sabi ng pilosopo, eh hindi naman ako nag-aral eh. O classmate mo sa Tong Eats, classmate mo sa Bingo, classmate pa rin yan. Mga lima rin. Organization, ang dami niyong alam na organisasyon. Okay? Ang dami niyong alam na organisasyon. Organisasyon ng mga tricycle driver sa lugar niyo. Organisasyon, mga jeepney driver sa lugar nyo, imbitahin mo presidente niyan. Pag nakuha mo presidente, kasama buong federasyon. Okay? Pag hindi kilala presidente, ano gagawin mo? Humanap ng panungkit. Okay? Mga lima rin. O, mga suki. Ang dami natin suki. Suking tindahan, suking manikurista, suking labandera, suking manggugupit, suking mangungulot. Mga suki yan. At sa mga babae, mga dati niyong suitors. Manliligaw. Yung mga hindi mo pinapansin-pansin nun, pansinin mo na ngayon. Pag nakita mo, uy, tagal na kitang hinahanap. Punta tayo Ortigas, magkwentuhan tayo ron. Okay? At pag naubos ang kakilala mo, matuwa ka, ito'y hindi nauubos. Strangers, hindi kakilala. Alam nyo ba, na mas madaling mag-imbita ng hindi kakilala kesa sa kakilala. Yes. Kasi mga kakilala natin ay magtiwala sa atin. Pero mga hindi natin kakilala, tiwalang-tiwala kagad sa atin. At kayo mga babae, kayo ay mas magaling mag-imbita ng hindi ka kesa sa aming mga lalaki, kesa sa mga hindi kakilala. Mas magaling kayo mag-imbita ng strangers eh, kayo mga babae. Kasi kayo mga babae, pag lumapit kayo sa isang lalaking strangers, yung lalaki hindi iiwas. Proud yung lalaki. Kasi nilapitan siya ng babae. E samantala kami mga lalaki, lalapit sa inyong strangers na babae, lumalapit pa lang kami sa inyo, iba na nasa isip nyo. Rapist, rapist, rapist. Yung kagad nasa isip nyo. Kaya hirap kami lumapit sa strangers. Pero kayong mga babae, madali kayong lumapit sa mga strangers. Mas magaling kayong mag-invite ng strangers. Kasi kayong mga babae, pwede kayong pumure sa kapwa nyo babae. Halimbawa, babae sa babae. Pwede magsabihan yan, oy, ang ganda ng hair mo. Nagpareban ka ba? Di ba pwede sabihin ng babae sa babae yan? Oy, ang ganda ng blouse mo. Saan mo nabili yan? Okay-okay ba yan? So, pwedeng sabihin ng babae sa babae yan. Eh kami mga lalaki. Pwede ba kaming ganon? Pwede ka ba sabihin kay sir, sir, ang ganda ng t-shirt mo, pit na pit sa'yo. Eh di bading na bading ang dating ko noon. Okay? Kaya-kaya, mas magaling kayo mag-invite ng strangers eh. At kayo mga babae, madali kayong magpapansin sa mga lalaki. Di ba kayo mga babae, matala sa mata nyo eh. Kahit dito ka nakatingin, diretso, dito sa side ng mata nyo, nakikita niya na may tumitingin sa inyo. Ewan ko nga kung paano nyo nagagawa yun eh. Yung itim mo lumilipat ditong ganon. Yung isang itim mo diretso, pero yung isang itim mo lumilipat ditong ganon.
Kaya, di ba, alam nyo, kung may tumitingin sa inyo, madali kayong magpapansin eh. Ganun mo lang ang buhok mo eh. Pag hindi ka pa rin pinansin lalaki, pikit-pikit mo mata mo. Pag hindi ka pa rin pinansin ng lalaki, labas mo dila mo. Pag hindi ka pa rin pinansin ng lalaki, pagsabay mo yung tatlo. Nalapit yan. Misa nung nangyayari sa'yo. O di, pakilala ka na. At ako, may nabasa nga pala ako. Ah. Doon sa nabasa ko, sabi doon sa nabasa ko, isa raw sa pinakamagandang babae sa ibabaw ng mundo ay ang mga babaeng Pilipina. Yes. Ano pinagbasihan nila? Parang hindi kayo ito yung naniniwala sinasabi ko. Ano raw pinagbasihan nila? Isa raw tayo sa mga bansa na maraming babaeng pinadadala ng ibang bansa. E tatanggapin ba sa ibang bansa yung mga babae natin kung hindi magaganda yon? Di ba mayroong qualification? Ano unang qualification? With pleasing personality. In Tagalog, kaaya-ayang itsura. Kung hindi ba kaaya-ayang itsura nun, tatanggapin ba sa ibang bansa? Kaya tignan nyo, lahat ng magaganda natin, nasa ibang bansa na. Tignan mga natira. Mas magaganda pa rin. Hindi pa naman ako tapos eh, nagre-react kayo kaagad eh. Okay? Kaya huwag kayong maghiyang mag-invite ng strangers. Malinaw? So, eto yung mga prospect mo ha. O, mga lima rin, halimbawa yon. Tingnan mo ha, ilan na na-invite mo? 35. Sabihin natin sa 35 na na-invite mo, conservative na lang, 10 lang ang sasali sa'yo. Yang 10 yan, bagong dealer mo. Magte-training din sila. Katulad ng ginagawa mo, mag-iimbita rin sila. O ilan in-invite ng grupo mo? 350. Sumali 100. Ano mangyayari? Cheque mo? Sabog ang cheque mo. Madaling magparami ng tao kung alam nyo lang at talagang ginagawa nyo lang po. Gets? Okay? So, ano pa? Paano ba mag-invite? So, may prospect ka na. Ano gagawin mo pag nakita mo na prospect mo? Ito gagamitin nyo ha. Pag nakita nyo na prospect nyo, kasi naman kayo, minsan prospect na, pinalalagpas nyo pa. Yung bang malayo pa lang, minumukhaan ka na niyang ganyan. Ikaw naman, minumukhaan mo rin siya. Papalapit kayo ng papalamit, nagmumukhaan kayong dalawa. Hanggang sa nagkatapat na kayo, nagmumukhaan kayong dalawa. Hanggang sa nagkalagpasan kayo, nagmumukhaan na kayong dalawa. Kapatid, prospect na yon, pinalagpas mo pa. Kahit kilay pa lang ang namumukhaan mo, batiin mo na. Hoy, classmate! O sabihin natin, nagkamali ka. Sabi niya, ay, hindi mo ako kaklase. Ay, sorry ha. Ako nga pala si Manny. Ano pangalan mo? Di prospect pa rin. Hindi matatapon yon. Malinaw? Okay, kaya kahit kilay pa lang namumukhaan nyo, batiin nyo na. Prospect na po yan. Okay, so may prospect ka na ngayon. Anong sasabihin mo sa prospect mo? Anong gagawin mo? Eto gamitin mo. Pag nakita kayo ng prospect mo, eto gamitin mo. Form. Hindi yan application form, ha? Baka tumakbo prospect mo. Okay? Ang form, ganito. Ibig sabihin yan, acronym yan, magkwentuhan lang muna kayo. Pag-usapan niyo family niya. Pamilya niya. Pag-usapan mo occupation niya, trabaho niya. Pag-usapan niyo recreation niya, kung nakakapaglibang pa ba siya. At sa pagkwentuhan niyo, makukuha mo message ngayon. Na kung yung taong kausap mo ay mayroong needs, pangailangan. Okay? Halimbawa, nakita mo dati mong kaklase. Uy, classmate, kumusta ka na? Nakapangasawa ka ba? Sabi niya, oo, nakapag-asawa naman ako. O, kumusta naman ang misis mo? Ano pinag-uusapan niya ron? Family. Sabi niya ganito, ay, nasa bahay nga lang pare, naghahanap nga siya ng pwedeng pagkakitaan. May message. Ting! Naghahanap daw ng pwedeng pagkakitaan. Ibig sabihin, merong needs. Pwede mong i-allock ang Vita Plus. Okay? Pare, kumusta? Ang tagal mo na sa trabaho mo. Ano pinag-uusapan nyo? Occupation, trabaho niya. Siguro, ang dami mo ng ipon. Sabi mong ganyan. Alam mo sagot niya? Pare, wala nga eh. Naghahanap nga ako ng dagdag na kita. Ano message doon? Ting! Naghahanap daw ng dagdag na kita. Ibig sabihin, meron na namang needs. Pare, anong araw day off mo? Ano pinag-uusapan nyo? Recreation.
Sabi niya, day off niya, Tuesday. Tapos sabi mo sa kanya, sige pare, Tuesday, puntahan kita sa bahay niyo, mag-uusap tayo. Sabi niya ganito, inawat ka niya. Ay pare, teka muna. Alam mo ba't kanya inawat? Kung ano na kagawian niya pag nagde-day off siya, okay, hindi mo siya pwedeng baklasin doon, tanggalin doon. Kung siya kapag nagde-day off, nagba-badminton, nagba-basketball, nagpapa-parlor, nagmamadjong, nagtotong its, ano gagawin mo ngayon? Ang gagawin mo ngayon, sasabayan mo siya. Kung siya nagba-badminton, edi maka-badminton ka rin. Kung siya nagba-basketball, edi maki-shooting-shooting ka rin. Kung siya nagmamadjong, di maki-madjong ka rin. Kung nagtotong its, maki-tong its ka rin. Kung di ka marunong magmadjong tong its, meron ka lang, doon ka lang sa tabi. Kung siya nagpapa-parlor, papa-parlor ka rin. At pagkatapos na yon, ng mga ginagawa niya yon, at tapos na, wala na siyang gagawin, doon kayo magkwekwentuhan dalawa. Gets nyo? Para malaman mo kung merong siyang needs. Ito, pwede magkabalibaliktad. Pero ito, dapat laging nasa dulo. Ano yung message? Okay? At huwag mo itong gagawing literal. Halimbawa, nakita mo, kumari mo, hi, Mare, halika, usapan tayo. Sa F muna tayo, Mare, ha? Tapos mamaya, sa O naman, ha? Tapos R, ha? Sabi mo sa akin kung ano message para malaman ko kung meron kang needs. Hindi ganun yun. Gagawin mo lang yan natural na natural sa sarili mo. Nasa isip mo lang lahat yan. Malayo na po? Okay? Meron tayong iba't ibang klase ng approach. Hindi yung pwede yung approach ko kay ma'am, gagamitin ko kay sir. Kasi magkaibang tao po yan. Hindi pwede yung approach ko kay sir, gagamitin ko naman kay ma'am. Magkaibang tao rin po yan. So, iba't ibang tao, iba't iba approach. Kaya huwag kayong magtaka na meron kayo kinakausap, baka naman yung sinasabi mo, hindi para sa kanya. Kaya hindi siya sumasali at hindi siya nakukumbinse. Okay? So, ito yung mga klase ng approach natin. Approach. Unang-una, ang unang approach, part-time approach. Okay? Paano yung part-time? Nakita mo yung prospect mo. Sabi niya sa iyo, sabi mo, pare, ang tagal mo na dyan. Siguro, ang dami mo ng ipon. Ang sagot niya, pare, wala nga eh. Kulang na kulang. Naghahanap ako ng dagdag na kita. So, dagdag na kita, hinahanap niya. So, ang ialok mo sa kanya, part-time approach. Paano pag-alok mo? Ganito, pag-alok mo. Pwede kang kumita, pare, 10 to 15,000 a month, part-time. Tandaan nyo, kung yung tao sanay sa minimum, huwag nyo muna sasabihin 300,000 a month. Iisipin niya, racket yung inaalok mo. Kasi kapag ang tao sanay sa minimum na sahod, ano mabibiling pagkain sa minimum na sahod? Di ba minimum din na pagkain? At kapag kumakain ka ng minimum na pagkain, anong sustansya makukuha mo? Di ba minimum din? Kaya hindi niya maisip na meron 300,000 a month sa Pilipinas kasi na-stuck na sa minimum yung utak niya. Malinaw? Kung ano lang alam ng tao na income, doon ka lang maglalaro. Kaya sabihin mo, kung ang alam niya sahod, 15,000, 10,000, yun lang ang sabihin mo. Pare, pwede kang mag-part-time sa kakilala ko. Pwede kang kumita 10 to 15,000 a month part-time. Mag-iisip siya. Kasi bakit? Siya nga, 10 to 15,000 full-time. Ang inaalok mo, 10 to 15,000 part-time. May una siyang tanong na itatanong sa'yo. Ito yung una niyang tanong. Ano ba yan? Sa mga bago, ano sagot nyo? Ano sagot nyo? Sige. Ano sagot nyo? Bakit ito sasama sa'yo? Ano tuturo mo? Anong marketing plan? Ay, alam ko na yan. Ayoko masumama sa'yo eh. Ano sagot nyo? Alam nyo kung ano sagot nyo? Ito, tandaan nyo ito ha. Ito sagot ha. Hindi ko alam. Hanggat hindi mo kayang magpaliwanag, ang sagot mo lang, hindi ko alam. Yung kakilala ko nagpapahanap, kung interesado ka, samahan kita sa kanya. Kailangan ang dating mo sa kanya, hindi ako may kailangan sa'yo.
ikaw ang may kailangan sa akin. Alam mo, nature na ng tao. Kapag pinipilit mo, lalong ayaw. Pero huwag mong yayain, pilit na inaalok ang sarili niya, sumasama siya. Di ba? Tama, mali? Tama. Kaya ganun ang dating mo sa kanya. Hindi ako may kailangan sa'yo, ikaw may kailangan sa akin. Kung interesado ka, samahan kita sa kanya. Huwag mo siyang tatanungin kung kailan siya pwede. Kasi hindi siya magiging pwede. Mamaya sabihin pa sa December siya pwede. E di December mo pa na-invite yan. Ikaw ang magbibigay ng command sa kanya. Okay? At dalawa lang ang pagpipilian niya. Kung interesado ka, samahan kita sa kanya. Pwede ko mamaya, pwede ko bukas. Pwede ko bukas, or pwede ko sa makalawa. Dalawa lang ang pagpipilian niya. Bakit? Para nandun yung sense of urgency. Madala mo na siya kaagad. ASAP. Malinaw? Hanggat hindi mo kaya magpaliwanag, yun muna ang dialogue mo. Okay? Ano pa? Yung nakausap mo, matatanggal na sa trabaho. Di ba? Uso ngayon, contractual. Okay? Tanggal na sa trabaho. End of contract. Ito gamitin mo. Full-time approach. Sabi mo sa kanya, pare, tamang-tama, may mapapasukan ka na. Isama mo na rin yung mga kasama mo matatanggal sa trabaho. May mapapasukan na kayo. Malakas ako sa boss doon. Sino boss mo rin sa negosyo nito? Di ba sarili mo? O, malakas ka nga sa boss dito. Tanggap na kagad sila lahat. Okay? O, pag sinabi nila, ano ba yan? Ano sagot? Hindi ko alam. Yung kakilala ko nagpapahanap. Kung interesado kayo, samahan ko kayo sa kanya. Pwede ko mamaya, pwede ko bukas. Or, pwede ko bukas, pwede ko sa makalawa. May pinaliwanag ka? Wala. E di nadala mo seminar. Okay? Pag-practice mo lang yung dialogue na yon. Yung nakausap mo, malakas kumita. 25 to 30,000 a month. Tapos very busy pang tao. Ito gamitin mo. Third party approach. Third party approach. Okay, paano yung third party? Siya ini-invite mo, pero pinadadaan mo sa ibang tao. Okay, ito combination to ha, ng part-time. Si ma'am, kumikita 25 to 30,000 a month full-time. Very busy. Ma'am, baka may kakilala po kayo na gustong mag-part-time. Pwede ma'am kumita ng 25 to 30,000 a month part-time, ma'am. Ano isipin niya? 25 to 30 part-time? Ako nga, 25 to 30 full-time. Tapos to 25 to 30 part-time. Iaalok niya sarili niya. Ako na lang. Huwag ka na, ma'am. Kasi very busy ka eh. Iba na lang, kakilala mo na lang. Yung kasing taas mo rin, pares din haba ng buhok, kasing katawan mo, kamukha mo rin, yun na lang, ma'am. Siya rin naman yun eh. Tapos sasabihin niya, di ba sabi mo part-time? Oo nga, ma'am. Part-time nga. O di ako na lang. O sige, ma'am. Ibubok na kita rin sa schedule ko. Ito sasabihin niya, ano ba yon? Ma'am, hindi ko alam. Yung kakilala ko nagpapahanap po eh. Kung interesado kayo, sumahan ko sa kanya. Pwede ko mamaya, pwede ko bukas. Pwede ko bukas, pwede ko sa makalawa. May in-explain ka? Wala, practice mo lang yung dialogue na yon. Okay? Yung kausap mo, big time na tao. Mataas na tao. Mga 7'4 ang height. Hindi, big time. Big time, mayaman, bossing. Ano gagamitin mo? Ito gamitin mo. Opinion approach. Yan ang gamitin mo. Okay? Paano yung opinion approach? Ito may halong konting bola, pero slight lang. Ang tita mo mayaman, milyonaryo. Mayaman, sabi natin mayaman. Big time ang tita mo. Ito gamitin mo. Sabi mo gayto sa tita mo. May halong konting bola lang ha. Alam mo tita, huwag mo na sabihin ito sa mga kapatid mo ha. Kasi sa lahat ng tita ko, ikaw ang pinaka-paborito ko. Kasi bakit? Sa lahat ng tita ko, ikaw ang magaling magnegosyo. Kaya ka nga yumaman ng ganyang kayaman eh. Siya nga pala, tita, may ipapakita ng negosyo yung kaibigan ko sa akin. Eh alam mo naman, pagdating sa mga ganyan, hindi naman ako sanay. Eh ikaw, galing-galing mo sa ganyan. Tita, baka naman pwede mo ako samahan. Ikaw ang mag-desisyon para sa akin.
kunin ko lang ang opinion mo. Ano pakiramdam ni tita? Proud na proud. Ang taas-taas. Di ba? So, hindi siya magtatanong kung ano ba yan. Kasi alam niyang hindi mo pa alam eh. So, sasama siya sa seminar ngayon. Pag sumama siya sa seminar, mag-o-open mind siya. Okay? Mag-o-open mind siya. Kasi hindi siya pwedeng mag-desisyon pag sarado isip niya. So, open mind siya. Eh, napakaganda naman ang marketing plan natin. Tsaka ng produkto natin. Pag napansin mo yung tita mo, during the seminar, na tumatango-tango ng ganun, tanungin mo na, ano tita, maganda ba? Maganda? Pwede ko nang pasukin? Pwede. Yun ang sinyalis ngayon na ilalabas mo na yung application form. Tita, sali ka na, kasali na rin ako dito eh. Hindi na siya magagalit. Kasi nagandahan na siya eh. Di ba? Ang importante, madala mo lang siya sa seminar nang hindi ka nagpapaliwanag. Gets nyo? Okay? At pag yung tao naman, very busy, talaga sobrang busy yung taong kaharap mo, dagdaga mo ng D o kaya DVD. Pahiramin mo na CD. May mga CD na tayo. Okay? Kaya CD pa lang, pwede mo na mapasali yan. At pag nagpahiram ng CD, please lang, dapat ini-scan mo ang CD mo bago mo ipahiram. Kasi baka mamaya pahiram ko kay sir. Sabi ko kay sir, sir, panoorin mo to, ipa-follow up kita next week. Next week na, tinawagan ko si sir. Sir, kumusta? Napanood mo na ba? Maganda ba? Sabi ni sir, oh, maganda, ang puputi. Sino kaya maputi ron? Eh, buti kung kay sir ko pinahiram. Eh, paano ko kay ma'am? Hello, ma'am. Napanood yun na ba? Maganda ba? Sabi ni ma'am. Ikaw ba si Manny? Yes, ma'am. Bastos. Yun palang iskandal na CD mo ang napahiram mo sa kanya. Di ba nangyayari yung nagkakapalitan-palitan ng lalagyan? So, yan totoong nangyari sa amin yan. May downline kami, meron siyang 31 doors apartment. Isa sa apartment niya, hindi niya pinaupahan. Ginawa niyang seminar room. Bumili siyang whiteboard, nilagyan niya ng TV, DVD player, tapos may mga upuan siya. Lahat ng gusto niya ipa-seminar, doon namin sineseminar sa bahay na yung apartment niya ngayon. Isang beses, mali-late po ako. Ang guest pa naman namin, mga senior citizen. Eh sabi yung downline ko, mali-late lang po speaker, pero wag po tayong mag-alala, manood po muna tayo ng kabuhayang swak na swak. Play, pak, lumabas siya. Mamaya-maya, narinig niya yung mga matanda, nagsisigawan. Ano ba yan? Ano ba yan? Swak na swak talaga. Ganyan ba ginagawa Vita Plus? Dinidikdik pa. Yung palamboy niya, yung bantay niya yun sa apartment niya, nung gabi, natulog na nanood ng BCD, ng skandal, na kalimutan tanggalin sa player. Kaya asang-asa siya na swak ang nakalagay doon. Gets nyo? Nangyayari yan. At eto pa, halimbawa, pinahiram ko kay sir yung CD. Sir, panoorin mo to. I-follow up kita next week. Next week na. Sir, kumusta? Napanood mo na ba? Sabi ni sir, hindi pa eh. Sige sir, follow up na lang kita next month. Di next month na. Sir, kumusta? Napanood mo na ba? Hindi pa eh. Sige sir, follow up na lang kita next month ulit. Di next month na ulit. Dalawang buwan na. Sir, kumusta? Napanood nyo na ba? Sabi niya, hindi pa eh. Tanungin mo na. Sir, meron ka bang DVD player sa bahay? Wala nga eh, kaya hindi ko mapanood. Wala palang DVD player, pahiram ka ng pahiram. Imaginin mo, dalawang buwan nakatenga ang BCD sa bahay nila. Na imbis na sana napakalat mo na at may napasali ka ng ibang tao. Kaya dapat bago magpahiram, sir, may DVD player ka ba sa bahay? Meron. Sir, panoorin natin to. Panoorin mo to. Kung pwede mo samahan, samahan mo siyang manood. Kung hindi naman, ibigay mo DVD player sa kanya. Malinaw? Okay? At kapag ng lahat ng ito nagawa mo na at ayaw pa rin, ito pinakagawin mo na ngayon. Ito effective ito. Kidnap approach. Hindi yan yung hahatawin mo sa ulo, tulog, pagising nasa seminar room na nakatali. Hindi yan ganun. Ang kidnap approach, ako alam ko effective ito. Bakit?
produkto ako ng kidnap. Ako mismo, produkto ng kidnap. Paano ako nakidnap? Apat na buwang kong pinagtaguan yung classmate ko na nag-i-invite sa akin itong para dito sa Vita Plus. Apat na buwan. Siguro, nakapag-training yung mokong natutong mag-indap ngayon, mag-invite. Alam mo paano ako kinidnap? Sabi niya, kasi nung time na pinagtataguan ko siya, nagmamanage ako na isang car shop. Parang ganyan, Goodyear Servitech. Tapos, on the side, meron kami mga display ng kotse, nagbebenta kami. Kasi katwiran namin ng amo ko, metalier na tayo, pwede na tayong bumili ng kotse, libre na gawa natin. Okay? Sabi nung kaklase ko, may kasama raw siyang buyer. Bibili ng kotse. Nasa Ortigas sila. Siyempre, hanap ko, buyer. Punta ako na Ortigas. Pagdating ko sa Ortigas, sabi niya, panik tayo sa taas, sa Tektite, yung building, 21st floor. Nandun na yung buyer, pumanik na sa taas. Sunod naman kami. Pagpanik namin, tinuro sa seminar room, ayun pala yung buyer natin. Speaker pala siya ngayon. Sabi sa akin ganun. Halika, pasok tayo ng kwarto. Makinig tayo para makita niya tayo para magmadali siya. Wala akong kamalay-malay yung pag-upo ko na yun. Umaate na pala ako ng seminar. At pagkatapos ng seminar, nakalimutan ko na yung binebenta kong kotse. Kasi tulala na ako eh. Iniisip ko kung paano na ako makakasali rito sa negosyong ito. Kaya alam ko effective ang kidnap. Paano ka mangingidnap? Kung ano hilig, doon ay yaya. At itong kidnap, ginagamit lang sa kakilala. Huwag niyong gagamitin to sa hindi mo kakilala, madidemanda ka. Kasi yung mga kakilala natin, pwede mo i-joke yan. Okay? Kung ano hilig, doon ay yaya. Mahilig kumain, pakainin mo. Kung may papakain ka. Kung wala kang papakain, okay lang, huwag kong pakainin. Okay? Hindi naman obligasyon ang pagpakain eh. Kung meron ka lang pampakain. Malinaw? Kasi baka akala nyo, obligado magpakain. Hindi po. Tandaan nyo, opportunity po ang inaalok nyo sa mga tao. Okay? So, kung kayong pakainin, sige, magpakain ka. Habang kumakain kayo, tanungin mo siya, pagkatapos ba nito, may gagawin ka pa? Sasabihin nun, hindi, wala na. Kasi nasa isip niya, baka pakainin mo pa ulit. Okay? At ang tao raw, kapag pinakain mo yan, habang nalalasahan niya ang pinakain mo, kahit saan mo yayain yan, sasama yan. Ano na po? May halong blackmail yung pagpakain eh. Okay? O kaya, sabihin mo, may ipapakilala kang chicks. Di ba, ang dami naman chicks sa Pilipinas, sa Vita Plus? O di pakilala mo yung mga babae ron, di mo naman siya niloloko. O kaya, yung iba ginagawa, sasabihin, magpapasama, bibiling cellphone, tapos pag bago dumating na opisina, sasabihin, kulang ang pera niya, paniktayin mo na sa building kasi nandiyan ang pamangkin ko, dyan nagtatrabaho, sasama naman siya. Turo mo na kahit sinong speaker, sabi mo, yun ang pamangkin ko. Naku, speaker pala ngayon. Halika, pasok tayo ng kwarto para makita ko. So, ganun ang panghidnap po. Okay, malinaw? At kapag lahat ng ito nagawa mo na at ayaw pa rin, kapatid, ito na gamitin mo. SW3, next. Some will join, some will not, so what? Next, someone's waiting somewhere. Iwanan mo yung ayaw. Kung ayaw niya, next. Kung ayaw niya, next. Kung ayaw niya, next. Ganun lang. Huwag mong tutukan yung ayaw. Kasi pag tinutukan mo yung ayaw, babagal ka rin. Iwanan mo muna yan. Di ba pag nasa highway ka, tapos may sinusundan ka mabagal, di ba babagal ka rin? Ang gawin mo, overtaken mo muna yan. Balikan mo na lang yan. Gets po? Okay? So, eto yung mga approach na pwede nyong gawin sa mga prospect nyo hanggat hindi mo pa kayang magpaliwanag. Okay? So, ngayon, may prospect ka na. Dadalhin mo na sa opisina natin. Okay? Ito naman ngayon, ang part 3 natin, ang title nito, Meeting Before Meeting. Meeting before meeting. Okay? Kasama mo na prospect mo. Ano mga sasabihin mo? Unang-una, sabihin mo, huwag mo sasabihin ang salitang seminar. Seminar.
Huwag mo sasabihin yun. Don't say seminar. Kasi ang ibig sabihin ng seminar sa kanila, matagal, boring, nakakaantok. Sabihin mo, a-attend lang tayo ng orientation. Pag sinabing orientation, ang para sa kanila, pananaw nila, ang orientation, parang maiksi lang yun ah. I-orient lang, sandali lang. So wala siyang kamalay-malay, seminar din yun. Gets po? Okay? At eto pa, number two, sabihin mo at least 1 hour, isang oras. Kasi pag sinabi mong 20 minutes, 15 minutes lang, kahit tapos ang seminar at hindi, tatayo siya after 20 or 15 minutes kasi yun ang sinabi mo. Dapat 1 hour, sabihin nyo. Bakit naman 1 hour? Kasi base po sa mga seminar namin, basta umabot ng isang oras na yung guest mo sa seminar, na, okay? Ang parte na pinag-uusapan, maganda na. Maiinganyo na siya, nai-interest na siya. Kaya kahit magdagdag ng additional 30 minutes, 1 hour pa, okay na sa kanya kasi nai-interest na siya sa pinapakinggan niya. Okay? At sabihin niyo rin, huwag magdadala ng bata. Okay? Huwag magdadala ng bata. Tandaan niyo ang bata, hindi pinanganak para umatay ng seminar. Okay? Kung talagang walang mapag-iwanan sa bata, ikaw na nag-invite, dapat handa ka na maging 163. Ano yan? Bantay bata. Bantayan mo muna yung bata. Kasi hindi rin makakapokus yung nanay, yung tatay, inaasikaso yung anak. So dapat, ikaw na nag-invite, handa ka na bantay bata muna. Ang gawin mo, kung alam mo yung guest mo may kasamang bata, bibili ka na ng mga biskwet, mga candy, mga maliliit na laruan. Yun ang mga babaunin mo. Biskwet, candy, maliliit na laruan, at saka, huwag mo kalimutan to ha, lubid. Para pag talaga magulo bata, itali mo na. Hindi mo. Kaya mo? Okay. Kasi hindi rin makakapokus yung nanay. Lalo na yung bata, kung pasusuhin pa yung bata, paano makakapakinig ng nanay, sumususo yung bata? Oh, di ba? Ano sabi ng speaker? Kaya ikaw na nag-invite, ikaw muna magpasuso ng bata doon sa labas. Okay? So, sasabihin niya, don't bring children, ha? Kasi ang bata, hindi naman pinanganak yan para umatay ng seminar. Ang bata, pinanganak para maglaro, maging masaya, at maging kaaya-aya ang buhay niya. Malinaw? Pangapat, magdamit lang ng tama. Tama lang. Kasi baka yung taong yan, nung araw, sanay umatay ng seminar. Eh sinabi mo, ating kayo ng seminar. Eh biglang nag-Amerikana yan. Eh di ba, ang dami umatay ng mga seminar? Eh init na init siya. Maasiwa siya, uuwi rin yan. Okay? Magdamit lang ka mo ng tama, casual lang. At ito, lalo na kapag social ang guest nyo, dapat sabihin, i-mindset nyo na siya na maraming tao, crowded. Sabihin nyo, crowded. Kasi pag hindi nyo sinabi sa kanya maraming tao, pagdating ng opisina natin, magsusuplada siya ron. May inis yan. Sasabihin yan, ano ba naman new? You did not tell me many people here. Eh, social eh. Di ba? Pero yung social na yan, dalimong divisoria yan, hindi iaangal yan. Kasi bakit? Naka-mindset siya na maraming tao talaga sa divisoria. Kaya dapat i-mindset mo na siya. Mare, maraming tao ron, baka magulat ka ha, kasi maganda talaga ang negosyo natin. Eh matakot ka, mare, kung pagdating natin doon, tayong dalawa lang ang tao ron. Ibig sabihin, walang kwenta ang negosyo natin. Okay, i-mindset mo na siya kaagad. Okay? At pagpunta niya na opisina, pagdating na opisina, kung maaga pa ang oras bago mag-seminar, itur mo muna yung kliyente. Tour the client. Itur mo. Pakita mo yung mga showroom natin. Ito po ma'am, ito mga produkto natin. Yan. Iba't ibang klase yan, ma'am. Puro healthy products yan. Tapos, ma'am, ito releasing ng mga products natin dito. Pag nag-register ka, dito i-release ang produkto mo. Ma'am, doon naman yung registration natin. Ma'am, doon naman yung kuhanan ng cheque. Ma'am, dito naman yung impormasyon. Okay? Itur mo. Basta pag maaga pa oras, ha? Pero pagka magse-seminar na, priority ang seminar. Kahit after na ang pagtutur. Okay? Ditinur mo na, inikot mo na, inikot. Tapos, sumakay na kayo elevator. Tapos, sumakay na kayo ng jeep. Tapos, tinanong nung guest mo, paano negosyo? Bakit? Hindi ka ba matin na seminar? Hindi, tinur mo lang ako eh. Huwag niyong kalilimutan na atin ang seminar after the tour. Malinaw? Okay? At habang nasa seminar room,
during BDF. Okay, ito, tandaan ha. Remember, huwag muna kayong magpapahiram ng clear book at magbibigay ng flyers bago mag-seminar. Kasi ang guest mo, ma-pride. Ma-pride pa yan eh. Ang gagawin niyang ganito, pag nagsimula ang seminar at binigyan mo siya ng clear book, magbabasa na lang ng clear book yan. Hindi na siya makikinig. Ma-pride siya eh. O kaya babasahin ng flyers mo, hindi siya makikinig sa speaker. Eh malay mo nga kung binabasa yon. Malay mo, ginaganyan lang ang page. At paano siya sasagutin na binabasa niya? Iba yung nakikinig. Iba yung nakikita pa rin niya. Okay? So, huwag niyo pahiramin ng clear book, huwag papakita ng flyers. Okay? Pag nandun ka na kayo sa seminar room, kung maluwag din lang ang kwarto, please lang po, pakitabihan niyo guest niyo. Kasi nakikita ko yung mga ibang dealer, sasabihin sa guest niya, diyan ka lang ha. Andun lang ako ha. Pagtalikod mo, yung isip niya kabuntot mo. Bakit? Iniisip niya, baka ikaw kumakain na ron siya, hindi pa. Ang gagawin mo, tatabihan mo siya. Huwag na huwag kang mauupo sa harapan ng guest mo. Okay? Kung mauupo ka, sa side o sa likod niya. Bakit? Hindi mo nakikita reaction niya o body language niya kung nai-interest na siya sa negosyo natin. Imaginin mo, isang oras at kalahati, dalawang oras ng seminar, eh nasa harapan mo siya. Nasa harapan ka, andyan ang guest mo. Paano makikita reaction niyan? Eh di, dalawang oras kang tingin ng tingin sa kanyang ganyan. Eh kung nasa harap ka, nasa likod ka, nasa side ka, nasa likod, ano mga reaction niya? Nakikisigaw, power! Palakpak na palakpak! Ano pa, may style pa yan. Pag may sinabi maganda speaker, gumaganyan pa yung guest mo. Yun ang mga sinyales na nai-interest na siya. Kaya mayahanda mo na yung pagdudugtungan niya. Kasi pinakamahirap sa lahat na handa nang sumali ang guest mo, hindi mo alam kung saan idudugtong. Di ba? Sabi ng guest mo, ah, may pera ako dito, okay na sa akin, maganda siya, sasali na ako. Eh, hindi mo alam kung saan idudugtong. Eh, wala tayong genealogy, sarado na. Kamot ka ng kamot sa ulo. Saan ko ba idudugtong to? Sabi ng guest mo, matagal pa ba yan? Ah, sandali lang, sandali lang. Saan ko ya idudugtong to? Mamaya nainip. Sabi niya, uwi na lang ako, bukas na lang ako, babalik ako bukas. Pag uwi sa bahay nila, nadatnan yung pinsan niya. Sabi ng pinsan, saan ka galing? Ay, galing ako Ortigas, umatin ako ng Vita Plus. Eh, Vita Plus ako eh. Ah, ganun ba? Ito pera ko, isali mo ako. Pera na, naging bato pa. Bakit? Wala kang dugtungan. Kaya dapat meron kayong logbook, meron kayong notebook na sinusulat nyo, minomonitor nyo yung mga taong pumapasok sa'yo. Madila po? ANB mo, ganyan. Kung bago ka pa lang, madaling magmonitor. Kasi konti pa lang pumapasok sa'yo. Kung datihan ka na, isang side lang naman ang minomonitor mo eh. Yung weak side mo. Di ba? Okay, kaya dapat ganun po yon. At ito ba? Huwag na huwag kayong magte-text sa tabi ng guest nyo. Kasi pag nag-text ka, sasabihin niya ganito, pwede palang mag-text, magte-text na lang ako. Pag natungo po ang ulo niya, nang 10 to 15 minutes, at pag angat ng ulo niya, hindi na siya makasunod sa sinasabi ng speaker, magsasara isip niya. Ayaw na niyang makinig. Pansinin nyo, meron kayong telenovela, sinusundan mo ilang linggo na, na-miss mo ng dalawang araw, di ba ayaw mo nang panoorin? Kasi bakit? Na-miss mo na, hindi ka na makasunod sa istorya. Ganon din yung mga taong nakikinig. Okay? Pag na-miss nila, ayaw na nilang makinig, magsasara isip nila. Okay? Ito pa, huwag kayong maging loro sa tabi ng guest nyo. Ano yung loro? Sabi ng speaker, meron po tayo ritong malunggay, sabi mo sa guest mo, may saluyot pa yan, may saluyot yan. Meron din tayong dahon na sile, may kulitis pa yan. Ang lasa po nito dalandan, may milon pa. Alam mo, walang maintindihan ng guest mo. Alam mo bakit? Masakit ang taglirang kasi siko mo. Gusto mo umuwi, papahilot pa. Eh, ikaw rin pala magpapaliwanag, ba't mo pa pinasok ng seminar room? Nalilito lang ang guest mo eh.
Kanino ba ako makikinig? Sa'yo o sa speaker? Pag pinasok mo na seminar room ang guest mo, ipaubayan nyo na sa speaker yan. Ang gagawin mo na lang, susuportahan mo ang speaker. Sa paanong paraan? Na kapag may sinabing magandang speaker at kinakailangan palakpakan mo siya, dapat pinapalakpakan mo ang speaker. Malinaw? Okay? Hindi ngayon sa seminar. Wala ka namang guest ngayon eh. Ngayon ka pumalakpak. Okay? Kasi tingnan nyo ha. Labas na litid ng speaker. Todo motivation ng speaker. Tapos kayong mga dealer, nakaganyan lang kayo. Galing niya, no? Alam mo sasabihin ng guest mo? Alam mo nasa isip ng guest mo? Ang susungit ng tao rito. Ayokong sumali rito. Pero kung lahat kayo, nagpapalakpakan, nagsisigawan, power, grabe! Ano nasa isip ng guest mo? Ang sasaya nila. Gusto kong maging katulad din nila. Tandaan nyo, walang tao na gusto sumama sa mga taong masusungit, malungkutin. Ang tao gusto sasama sa mga taong masasaya para maging masaya rin ang buhay niya. Malino po? So, yung pagpalakpak at pagsigaw mo, hindi mo ginagawa yan sa speaker. Ginagawa mo yan para sa guest mo. Tandaan po yan. Malinaw? Okay. So, ano pa? At ito, higit sa lahat, huwag niyo gagawin ito. Ha? Ang matulog sa tabi ng guest mo. Imagine mo, ha? Natulog ka. Pag-gising mo, sabi mo sa guest mo. Maganda ba negosyo? Sabi ng guest mo. Ewan ko, kagigising ko rin lang eh. Sabay pala kayong natulog dalawa dyan. Alam mo, nangyari sa amin yan, nag-seminar ako sa Aurora Province, sa isang elementary school. Ginamit namin yung mga classroom. Nakita ko, yung nag-invite, tsaka in-invite, dalawang babae ito ah. Sa harapan ko pa na, yung pwesto yung dalawang yan, dyan na upo. Alam mo, siguro mga 10 to 15 minutes pa lang ako nagsasalita. Napapansin yung dalawa, nagbe-beautiful eyes na yung dalawa. Hindi, kala ko nagpapaganda lang ng mata sa akin eh. Maya-maya, siguro mga naka 30 minutes na, nakita ko yung dalawa, magkadikit pa ulo. Tutulog. Eh siyempre, nabastos naman ako roon. Naupo pa sa harapan, sana ako sa dulo na lang naupo. Matutulog lang pala. So, sinenyasan ko yung mga ibang guest namin. Sabi ko sa mga ibang guest, tahimik, labas tayo, lipat tayo ibang kwarto. Kasi baka maistorbo sila eh. So, iniwanan namin yung dalawa. Tsaka namin pinatay yung ilaw sa kwartong yon. Kasi baka masilaw sila, maganda makatulog na mahimbing sila. Siguro mga 30 minutes na kami nakalipat sa ibang room. Napakita namin yung dalawa, nananakbo, takot na takot. Pag-gising doon lang, dilim doon, kala sa impyerno na silang dalawa. Kaya kapatid, huwag ka matutulog ha. Pag may natulog dyan, may nakahanda niyang kandila, titiray ka namin ng kandila sa tabi mo. Tsaka kami kakanta ng, di kita malin. Malinaw? So huwag kayo matutulog sa tabi ng death. Tiisin nyo. Kahit suka-suka ka na sa sinasabi ng speaker, tiisin mo. Idilat mo mata mo. Kung pwede, lagyan mo ng toothpick dito yung mata mo habang nakikinig. Lagyan mo ng tukod. Okay? So huwag kayo matutulog. Okay. So yun yung mga gagawin mo during seminar. At eto naman, pag natapos na ang seminar, ang tawag dito, meeting after meeting. Meeting after meeting. Okay, ano mang gagawin? Clarify things. Itanong mo, baka may mga questions siya na hindi niya maitanong kanina, nahiya lang siya, kung kaya mo sagutin, sagutin mo mga tanong niya. Pero kung hindi mo naman kaya sagutin, pasagot mo sa upline mo. Okay? At dun mo ipapakita yung clear book. Ngayon sa kanya. Na kanina, pinapakita lang ng speaker, ngayon, nasa harapan na niya yung mga litrato na pinapakita ng speaker. Para mas makita niya in big picture kung ganong kalaki negosyo yung pinapasok niya. At ito, huwag niyo kakalimutan, ha? Huwag kayong magbibigay ng mga tanong na hindi niyo magugustuhan ang sagot sa client niyo. Dapat pag nagtanong ka, yung tanong mo, siguradong ang magiging sagot niya, gustong-gusto mo. Paano yung tanong na yon? Ganito yung tanong na yon. Ma'am, ano? Maganda ba o napakaganda? Ano yung sasagot niya?
ay napakaganda. Ano? Sasali ka ba o magjo-join? Ma'am, ayoko sumali. Magjo-join lang ako. One head ba o three heads na? One head lang. Ngayon na ba o mamaya na lang? Maya-maya na lang. Card po ba o cash? Cash yun. Lahat ng sagot niya, gusto mo. Di ba? Yung mga tanong, para nagbibigay na siya unti-unti ng commitment para sa'yo. Malinaw? Okay? At eto, huwag niyong kalilimutan to, ha? Na dapat gagawin niyo yung ABC rule. Pag sinabing rule, dapat mong gawin. Ano yan? Huwag mong pauuwiin yung guest mo na wala pang nakakausap na at least 3 hanggang 5 tao bukod sa'yo. Dapat may makausap sa ibang tao bukod sa'yo. 3 hanggang 5 tao. Okay? Yun ang ABC rule. Kasi ito yan. Ang A, yun ang advisor. Sino mga pwedeng advisor? Upline mo. Crossline mo na magaling magsalita na may konting resulta. Downline mo na magaling magsalita na may konting resulta. Mga achiever, mga top earner, mga speaker, mga doktor, sila pwedeng advisor. Ang C, yan ang client mo. Yan yung customer mo. At B, ikaw yan. Ikaw ang bridge. Ikaw ang tulay sa kanilang dalawa. Okay? Kaya dapat ipakilala mo siya sa mga ibang tao pa sa opisina para maramdaman niya na magkakaroon din siya ng maraming kakilala. Kaya kayo, ugaliin nyo, pag pumunta ng opisina, maging palabati kayo. Pag nakita nyo mga top earner natin, "Hi, Desiree, go!" O, babatiin ka rin naman yan eh. "Hi, ma'am!" O, sabi mo sa guest mo, "Kilala mo yon? Top earner yon. Ganun kami! Ano pakiramdam niya? "Ay, Mari, ang dami mong kakilala. Yayaman talaga tayo rito." Eh, kung pumunta ka ng opisina, wala ka man lang binabati, pagdating nyo ng opisina, sabi mo sa guest mo, "Mare, sunod ka lang sa akin, dito lang tayo sa tabi, maraming tao eh. Sunod ka lang sa tabi, Mare, sunod ka lang." Ano sabihin ng kumare mo? "Mare, sigurado ka ba layaman tayo rito? Eh mukhang marami kang pinagtataguan dito eh." Dapat palabati kayo. Palabati kayo para maramdaman niya na siya magkakaroon din ng mga kakilala at meron din mga tutulong sa kanya na gawin ang negosyo niya. Malinaw po? Okay? Pag pinakilala mo ang advisor sa client mo, dapat ang ititiap mo, ang itataas mo, ang advisor. Hindi ang client mo. Hindi ang client. Kay abogado, kay doktor, kay general, kay principal, ang ipakilala mo lang sa kanya, Mr., Miss., o Mrs. Nalinaw? Kasi pag ito, ang itiniap mo, lalaki ulo nito. Hindi yan makikinig dito. Halimbawa, sample. JR Colina, dating janitor. Eh, meron kang guest na abogado. Sabi mo kay JR Colina ganito, "JR, eto guest ko. Si Attorney Di Manalo Di Matalo. Middle name niya, Tabla. JR, marami ng pinakulong to, JR. Kahit walang kaso, kayang ipakulong nito. Sige, JR, imotivate mo. Tingin mo mamamotivate ni JR yan?" Hindi, sabi ni JR dyan, ganito, "Attorney, kumusta ka? Eto naman, ang laki na ng ulo. Nagka-hydrocephalus na. Kasi ito tiniap mo. Dapat ang ititiap mo, yung advisor, wag ang client para makinig siya dito. Attorney, sir, si JR po yan, isa mga, sa mga successful na tao rito. Marami na po siyang natulungan tao rito. Sir, isa siya sa mga katulong sa atin. Sir, halika, ipapakilala kita." Paglapit ngayon, ito, makikinig ngayon to dito. Kasi ito binidalp mo. Ito tiniap mo. Gets nyo? Okay, ganun po yun. Okay, huwag ito para hindi lumaki ang ulo. Okay? At pag natapos yon, kung hindi ka sasabay pag-uwi, ihatid mo naman sa baba ng opisina, ihatid nyo naman sa labas yung guest nyo. Nung bago kayo mag-seminar, sinundo mo pa sa bahay. Tapos pagkatapos ng seminar, hindi ka nasasabay. Sige, uwi ka na. Ihatid nyo man lang sa labas. Kung hindi kayo sasabay. Sabihin sa kanya, "Mare, pare, mauna ka na. Okay? May kakausapin pa ako. Magtawagan na lang tayo." Ihatid mo. Pagkatapos, yung pag-follow up,
within 48 hours, hindi 48 days. Sumobra ka lang ng tatlong araw, manok na yan. 45 days. 48 hours. Okay, bakit? Sa loob ng dalawang araw, yung excitement level ng guest mo, mataas pa rin. Tayo nga, pag nanood tayong pelikula, di ba? Pag maganda pelikula, isang linggo mong kinukwento yan. Ganun din yung mga guest nyo. Okay? At pagtawag mo sa guest mo, ganito tanong ha, pare, huwag mo sasabihin to ha, pare, sasali ka na ba? Sasali ka na ba? Huwag mo sabihin yung ganun. Ang ibig sabihin ng sasali, kikita ka na. Kikita ka na. At huwag din kayo magsasabi ng pangangailangan nyo. Ang sasabihin niya, mga pangangailangan niya. Pag nag-follow up. Dapat ang dating. Dito, di ba? Hindi ako may kailangan sa'yo, ikaw may kailangan sa akin. Okay? Kasi mga ibang dealer, sige na, mare, sali ka na. Sabi ng kumare, bakit? May cheque ka na? Wala pa, pero pag sumali ka, makaka-cheque ko. Hindi ganun. Sige, mare, sali ka na para mabayar ako ng kuryente namin. Hindi po ganun. Eto tanong, eto sasabihin mo. Hello, pare. Kumustahin mo muna siya. Kumusta ka ba? Nung nagpunta tayo sa opisina, nakauwi ka ba ng maayos? Sabi niya, oh, okay naman pare, hindi naman ako na-traffic. Pakita mo muna concern mo sa kanya. Huwag yung pera ka agad na nasa isip mo. Pag sinabi niya, okay naman, nakauwi siya, kasunod na sasabihin mo ganito. Ano pare, kailan natin uumpisahan ang negosyo mo? Negosyo mo. Hindi ako may kailangan sa'yo, ikaw may kailangan sa akin. Ano pare, kailan natin uumpisahan ang negosyo mo? Sige na pare, gawin na natin to para next year, mapaaral mo na ang anak mo. Sige na mare, gawin na natin to para next year, maipagamot mo na ang nanay mo. Yung pangangailangan nila ang sinasabi mo sa kanila. At pag pinagkatiwala sa iyo ang pera, binigay sa iyo para i-register na siya. Pagkatanggap ng pera, itakbo mo kagad sa opisina. Huwag mo nang patulugin yung pera sa bahay niyo. Baka magastos mo lang yan. Laking problema pa. Idiretso mo, i-register mo na. Kasi pag hindi mo na-register at mamaya may nakausap na negative yan, baka mamaya bawiin pa pera sa'yo. E kung na-i-register mo na, no choice na siya. Kundi gawin ang Vita Plus kasi naka-register na siya. Okay? Kung sasama naman siya at hindi bibigay ang pera sa'yo, please lang, pakisundo mo na sa bahay. Sabayan mo na. Baka may makasalubong pang negative yan. Di ba? Kaya pag sundo sa bahay, sunduin mo, pupunta kay Ortigas, opisina, dapat habang naglalakad, protektado mo siya. Baka may lumapit na negative. Okay? Kaya pag may lalapit sa kanya, tanongin mo muna, negative ka ba? Kung negative ka, huwag mo lalapit. Ano na? Ano na po? Okay, natuto kayo? Yes! Gate mo ang kamay mo? Palakpak mo. May narinig ka? Wala. Bakit? Nag-iisa ka pa lang. Dalawahin mo. Palakpak mo. Meron isa. Bakit? May downline ka sa A. Tatluhin mo. Palakpak mo. Bakit? May downline ka sa B. Apatin mo. Palakpak mo. Yan ang palakpakan ng mga tao kasi top earner ka na ng Vita Plus. So good morning po. Maraming salamat po.